Lalaking niloko daw at sawi sa pag-ibig, nagpunta sa RTIA para magreklamo. Babaeng inirereklamo, di naman pala niya kaano-ano, kundi ka-MU lang. Ilan taon po kayo? Fans po. 11 months. MU po, MU. Ibig sabihin, sir, hindi pa po sila official na sila pa talaga. Ah, hindi pa kayo magkasintahan. Kasi po, nire-respect ko po. Ilang beses po rin ako bilak. Binablock kita kasi kung ano-ano na yung sinasabi mo, pwede ka naman makipag-usap ng maayos. Alam ko, nasaktan kita, pero hindi tao din ako, Ricky. Sana kinakausap mo rin ako ng maayos. Nagkahabol ka, wala ka naman palang titulo. Bilang nagre-reklamo, ano ang mararamdaman mo kung sa bandang huli, lahat ng iyong pinagdaanan ay ginawa na lang katatawanan? Okay, sige. Makaya mo yan. Nandito lang ako, sir. Mamaykan kita. Ah, hanggang mamaya sa latid kita hanggang dulo, sir. Hanggang dulo ng hanggang TV5? Dulo. Opo, sir. Okay, baka mamaya. Kung ano isipin, sir. Okay. Scene ka lang di kuya. Scene sabi zone ka lang daw, kuya. Oh. Sir, hindi ba ako enough? Emotional sir? Damage! And if you thought you've seen the worst part of the video, pumunta tayo sa comment section, kung saan pati mga kababayan nating OFW na walang kamalay-malay ay idinamay. Ang daming 304 sa Pilipinas. Mga OFW na babae na nagiging 304 din. Daming pamilyang nawasak. Nakakaloka. Yo, what's up? Magandang araw sa ating lahat and welcome po sa isa namang puntalakayan at kwentuhan. Once again, I'm your kasabat. And for today's topic, isa naman pong viral video yung ating tatalakayan at pag-uusapan. And when we say pag-uusapan, hindi lang ito basta usapan na walang laman at walang katuturan. Dahil ang issue ay ating hihimayin at pag-aaralan. So, get ready with your critical thinking on. And let's do this. So before tayo magpatuloy, bigyan ko muna kayo ng brief context ano regarding dito sa ating issue na tatalakayin. So this was aired 10 days ago ano dito sa RTIA. And as of now, meron itong 2.2 million views. And nagsimula nga itong talakayan na to, yung issue na ito, nung mayroong nagpunta na isang lalaki na nagreklamo dito sa RTIA, nire-reklamo niya itong isang babae na kung saan ang issue kasi dito, nagkaroon daw sila ng usapan or agreement nitong si babae. So ang usapan nila, mauunang uuwi si babae, gagawin ng arrangement lahat, aayusin yung dapat ayusin, and then susunod itong si lalaki, and tapos nun, magsasama na sila. Pero hindi yun ang nangyari. Hindi issue dito ng pera, yung mga plano na nawala. Ano ba gusto mo mangyari? Ang usapan natin na pag umuwi, mauna ka lang, tapos magsasama tayo, pero ang tagal mo na pala ako niloloko, may pa. Dahil ayon nga dito sa kwento ng lalaki, itong araw si babae ay nagsama ng kanyang karelasyon dito sa lugar or sa barbershop na kung saan pinatutuloy nitong si lalaki, si babae. Anyway, moving on, fast forward po tayo, no? So ayan, naireklamo na nga nitong si lalaki, itong si babae, ano, dito sa RTIA. And then, ang naging ending nga po, ano, ay nabash itong si babae, maraming mga comments na lumabas, and then, ang katapusan, refer sa barangay. Girl, dapat isauli mo agad ang binigay ni Guy. Hindi sa iyo yan. Okay, itong klaseng babae, hirap pagkatiwalaan yan. Manluloko. Gawawa ang magiging or naging karelasyon ng babae na yan ngayon. Ate, hindi ka naman siguro mumurahin ni kuya kung hindi ka manluloko sa kapwa gaya ni kuya. Kaya dapat lang ate na ibalik mo lahat ang mga binigay ni kuya sa iyo. Itigil mo na ang pangluloko sa iyong kapwa ate. Sir, i-schedule po namin kayo sa barangay. Doon po kayo magkapirmahan, mag-uusap para maayos na po ito. Good luck na lang po sa inyo, sir. Sa ibabalik niyo po yung pera niya, magkapirmahan po kayo sa barangay. Ano po, ma'am? So ano ba yung mga pwede nating matutunan dito sa topic na ito?
Moving on is a simple thing. What it leaves behind is hard. Lagi natin tatandaan na in order for us to continue, we must have the courage no, para mag-move on and iwanan yung nakalipas na bagay na nakasakit sa atin. And if you don't find the courage no, para maka-move on, hindi ka rin pwede mag-start ng new chapter of your life. Lagi mo lang binabalikan yung mga bagay, yung mga masasakit na alaala kung saan ka nabigo, and definitely, mag-stuck ka dun. You'll be stuck dun sa portion ng buhay mo na yon na kung saan you will keep asking again and again kung saan ka nagkamali at saan ka nagkulang. And eventually, kung hindi mo makikita sa sarili mo yung pagkukulang, iisipin mo na yung tao na nagdulot sa iyo ng kabiguan, siya yung may pagkakamali. Remember, you must learn how to understand kung ano ba yung mga nangyari in your past in order for you to move on. Marami kasi sa atin yung nag-iisip na kailangan natin ng closure in order for us to start a new beginning, ano? Pero ang totoo niyan, hindi mo kailangan ng closure. Ang kailangan mo lang ay mag-move on para makapag-start ka ng panibagong chapter ng iyong buhay. And isa siguro no dun sa importanteng component ano para maka-move on ka is syempre respetuhin mo rin yung sarili mo, no? Give yourself a respect na mag-walk away ano dun sa mga tao, sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo para mag-grow up. And yun sa mga tao na hindi na nakakapagpasaya pa sa iyo. Remember ano guys, dito sa Game of Love na tinatawag nila, it takes two to tango. Hindi po pwede na yung isa lang yung laging magpo-provide para sa inyong dalawa. Kailangan both kayo na may ginagawa para sa isa't isa. Nang sa ganun, maiwasan ano, yung sumbatan, yung argument na, oh, ito, ginawa ko ito. Bakit hindi mo sinuklian? Bakit hindi mo pinalitan? Ito, binigyan kita ng ganito, pinasaya kita, ba't hindi mo man lang ako magawang pasayain? Laging ako yung nakikinig sa'yo. Then, pag ako na may nagsasalita, hindi mo naman ako pinakikinggan. Most ng arguments ng mga magnobyo, magnobya, ay ganito. No? Ito yung lagi nilang issue. Yung isa hindi marunong makinig, while yung isa, laging nakikinig, laging inuunawa itong isa. No? Pero dito kasi sa case nitong nangyari dito sa issue na ito, no? Hindi nga pala sila lover, ano? Kumbaga parang hindi sila mag-boyfriend, mag-girlfriend. So sila ay basically MU. Sa totoo lang guys, no, medyo maingay dito ngayon kasi syempre celebration ng Christmas. And wala akong magagawa, no, kundi tiisin muna yung ingay nila for the meantime. Pero isa pang katotohanan dito, no, dito sa issue na to, sa palagay ko medyo mahihirapan ano, itong si lalaki, itong si complainant, ano, na makapag-move on. The fact na yun nga, no, na malaking part itong babae na ito sa kanyang buhay. And syempre, isa pang dahilan kung bakit hindi siya makakapag-move on ng ganun kabilis, ano, ay dahil dito sa pangyayari na yung issue nila ay nai-air dito, ano, sa programa na Rafi Tulfo in Action. So every time na may makikita siyang episode, no, ng Rafi Tulfo in Action na ganito, the same nung kanilang naging situation dati, yun yung mga bagay na magpapaalala sa kanya dun sa mga nangyari. And eventually, ano, itong Rafi Tulfo in Action, ano, ito yung magiging dahilan kung bakit itong si lalaki ay patuloy na i-haunt nung nakaraan niya. Hindi ba kasi po pwede naman, ano, na before i-air, interviewin muna, no? Problema kasi dito, hindi muna in-interview. Kita nyo naman doon sa video. Hindi alam nitong si Mr. Tulfo na mag-MU lang pala itong dalawa. And syempre, no, kung hindi sana to na-air, mas madali sana, no, yung pag-moving on nitong si lalaki. Pero wala, wala na tayong magagawa dyan. Ganyan talaga yung mas pinili nila na maging public yung kanilang problema rather than maging privado at resolbehin nila ng sila-sila lang. So pwede naman sana na itong programa ni Mr. Tulfo ay mas pinili na lang na magbigay ng payo in private kaysa sa i-air yung situation nitong si complainant
at pagtawanan na lang. In the end. This day called love, I just can't handle it. This day called love, I must get right to it. I ain't ready. Crazy little thing called love.